So, good day mga kabark! Samahan niyo ako ngayong araw na to sa isang unboxing at review. So, nakita niyo naman na sa preview kung ano ang ating power tool na i-review. Kaya, samahan niyo ako. Pupunta na ako sa may Densis Hardware Tools and General Merchandise para pick-upin natin ang ating Lotus LTCS240X chop saw or cut off machine. Okay mga kabarks, buksan na natin tong ating Lotus chop saw. So ayan, may mga ano siya, divider na box. At ito yung kanyang instruction manual at saka yung warranty card niya. Tapos ayan, nakabalot rin siya ng plastic. Tanggalin muna natin yan mga kabarks. Tapos, etong model na to is yung LTCS240X. Rated siya ng voltage 220 to 240 volts. Tapos, power rated siya na 2400 watts. Humiikot rin siya ng 3900 revolution per minute. Yung no load yun ha. Ang blade diameter niya is 355mm or 14 inches. Ang bigat naman neto or weight niya is maabot ng 17 kilos mga kabarks. May kasama na rin siyang spanner, size 17 at 18 na panghigpit at pagpaluwag sa mga tornillo niya mga kabarks. Tapos, ito may kasama na rin siyang built-in na blade guard. Yan, para dun sa, at saka yung upper blade guard rin niya na ano, yung nag-move. Tapos ang pagbukas na ito is kailangan nating i-push down yung machine at tapos yung stopper knob niya sa hatakin palabas para magbukas siya. Ayan. Ang pagsarado naman is vice versa. Push down tapos itulak rin yung stopper knob niya mga kapark. Ganyan. Ito nyo. At equip rin ito mga kabarks ng quick release vice clamp niya para sa madaling pag-adjust sa mga puputulin ninyong materials or mga bakal. Ayan. Tutulak mo pa abante pa tas ay kakabit mo lang yung ano niya, yung quick lock niya. Tapos pwede mo na siyang higpitan at paluwagan gamit ng handle niya. Ang base pala nito is cast iron mga kaparts. Ayan yung gamit ng spanner niya, size 18 niya, pang-adjust ng fence para kung gusto mong angle na cut. At ang paraan para mapaluwagan or mapahigpitan para papalitan tong blade niya is kailangan mong pindutin tong spindle lock niya. Ikutin mo lang yung hanggang makuha niya yung lock. So, pipindutin mo siya. Ayan, maglalock na siya yung blade niya. Pwede mo na siyang paluwagan gamit yung spanner para mapalitan yung blade niya. So, ganyan lang kadali mga kabarks. At make sure natin na naka-unplug yung ano natin na power tool bago natin palitan ng blade niya. So, ganito lang. Bago natin gamitin rin, make sure na mahigpit ang ano natin, ang mga tornillo niyan, blade niyan para sa safety natin. Equip rin ito ng ayan yung upper guard niya, ng self-adjusting upper guard para pag magkakat tayo, ayan, pusa siyang nag-a-adjust para yung mga talsik nung pinuputol natin ay hindi mapupunta kung saan-saan or sa may matatamaan. Ang gamit pala ng bolt na to is adjustment para ma-set kung gaano kababa yung cut ng machine natin. So, i-set muna natin to mga kabarks. Paano i-operate? So, meron tayo dito na tawag na yan, yung squeeze trigger switch niya. Pag pinindot mo yan, saka iikot yung motor ng power tool natin. Itong Lotus chop saw. Tapos yung yellow button na yan, yan naman yung tinatawag na switch button for continuous cycle. Kapag pinindot mo siya mga kabarks, tapos pinindot mo rin yung yellow,
simultaneously maglalak yung squeeze trigger switch niya. Tapos para maging continuous yung cycle ng operation niya. So, ganyan lang mga kabarks. I-demo ko sa inyo ngayon. Samahan nyo ako at i-try na natin, i-plug natin ito sa may kuryente. Ito naman, pinindot ko, tas pinindot ko ito, mag-i-stay siya kahit bitawan ko. Yun nga mga kabarks, di ba? Ang ganda at ang ingay. So, make sure na nakasuot kayo ng earmuff or earplugs bago nyo gamitin. At siguraduhin natin, i-adjust natin to. So, ang gagamitin ko is yung sarili kong back wrench na 18 kaysa yung spanner niya kasi medyo maiksi, awkward yung pag-fit. So, kailangan natin paluwagan muna tong kanyang fence para may adjust natin yung tamang angle na gusto natin, kung 90 degrees or 45 degrees. Gagamit rin kayo ng yan, yung squala or yung square aparato para makuha yung tamang angle. So, in-adjust ko siya sa 90 degree, tapos chinek ko. Tapos chinek ko rin siya sa 45 degree. Merong konting ano, adjustment. Hindi natin masusunod yung tamang nakasulat dun sa may fence na adjustment niya. So, mas magandang gagamit pa rin kayo palagi ng squala or yung square aparato na yan. Squaring aparato. Okay mga kabarks, bago pala tayo ano, magsimula. Susuot muna tayo mga kabarks ng ano, PPE natin or personal protective equipment. Magkagay ng gloves. Magkagay ng gloves. At saka safety glasses. Magkagay ng naman mga kabarks, i-adjust ko siya para sa vertical cut para pag kakat kayo ng mga ano, diretso. I-adjust ko lang siya at aking
i-squala ulit para siguradong straight cut ang putol niya. Subscribe kayo sa channel ko and then click that notification bell para ma-inform kayo para sa aking mga susunod na videos. Salamat mga kabarks and I'll see you on my next video. Alright mga kabarks, gusto ko na rin sanang i-vlog sa inyo itong aking first project gamit itong Lotus Chopso cut-off machine. So na-post ko na siya sa Facebook Market. Siya yung rocket stove, camping stove, portable stove. Pwede siya sa kahoy at uli. So, yan siya mga kabarks. Pwede nyo siyang i-check sa aking Facebook account. So, ilalagay ko na lang sa link description yung link para dito sa aking first project na rocket stove double chamber. So maraming salamat mga Bart, sana magustuhan nyo tong project kong to and it's only 1,600 pesos.